Ang mga patakaran at pagbabagong ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa ay umani ng iba't ibang pagtuligsa mula sa mga katutubo. Nagpakita ng pagtutol ang mga katutubo dahil sa mga pagmamalabis dulot ng mga maling pamamalakad ng mga pinunong Espanyol. Mapang-abusong patakaran at mga pangyayari sa loob ng bansa na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Makikita ang pagkilala ng sambayan ng Pilipino sa pangangailangan ng dahas at nagkakaisang pagkikilos para ibagsak ang paghahari ng mga Espanyol. May mga pag-aalsa sa Luzon, Visayas at Mindanao na bagamat hindi naging matagumpay, ang mga ito naman ay nagdulot ng malaking epekto sa buhay ng mga Pilipino, lalo na sa pagsibol ng damdaming lumaya sa kamay ng mga mananakop. Partisipasyon ng iba't ibang rehiyon sa pagkikibaka ng bayan. Pag-aalsa sa Luzon, pag-aalsa ni Lacandula. Ang pag-aalsa ni Lacandula ay nangyari noong 1574 nang salakayin niya ang mga Espanyol sa Tondo dahil inalis ng Gobernador General Quido de Lavizares ang kanyang mga karapatang tinatamasa na ipinagkaloob sa kanya ni Miguel López de Legazpi. Ilan sa mga karapatang inalis sa kanya ay ang hindi niya pagbayad ng buwis at patuloy niyang pagmamay-ari ng mga lupang ninanapan niya sa kanyang mga ninuno. Ang mga katutubo ay pinagmalupitan ng mga Espanyol at kinamkam ang kanilang mga lupain kabilang ang pagmamay-ari ng pamilya ni Lacandula. Pag-aalsa ni Diego Silang. Nagsimula ang pag-aalsa ni Diego Silang noong 1762 sa Vegan dahil sa katiwalian at pang-aaping naranasan ng kanyang mga kababayan mula sa mananakop. Nagsimula ang kanyang pag-aalsa nang siya ay dakpin at ikulong ng mga Espanyol nang magpetisyon siyang alisin ang pagpataw ng buwis. Siya ay pinatay ng kanyang kaibigang si Miguel Vicos. Pinagpatuloy ng kanyang asawa na si Gabriela Silang ang kanyang ipinaglalaban. Nahuli si Gabriela at binitay. Pag-aalsa ni Francisco Maniago. Siya ang namuno sa pag-aalsa sa Pampanga noong 1606 na po. Sa paglalayong tutulan ang mapang-abusong sistema ng pagbubuwis, polo, bandala at ang hindi pagbabayad ng Espanyol sa mga bigas na kinuha sa kanila. Hinimok din niya ang taga-Pangasinan at Ilocos na makiisa sa kanyang pakikipaglaban. Ngunit humina ang kanyang pwersa nang ang mga kapampangang taga-Makabebe ay tumiwalag sa kanyang samahan. Pag-aalsa ni Andres Malong. Si Andres Malong ang nanguna sa pag-aalsa sa Lingayin, Pangasinan noong 1606 na po dahil na rin sa paghimok sa kanya ni Francisco Maniago. Tinutulan din nila ang sapilitang pagtatrabaho at paggawa ng mga galyon. Kinaslang niya ang mga malulupit na Espanyol. Nagpadala din siya ng kanyang mga sundalo sa Pampanga at Ilocos upang tumulong sa pagkipaglaban sa mga lugar na ito na naging dahilan naman para humina ang kanyang puwersa. Nandakip siya ng mga Espanyol sa Binalutungan, San Carlos at Pinaslang. Pag-aalsa ni Juan de la Cruz Palares. Noong 1762, nagsimula rin ang isang pag-aalsa sa Binalutungan, Pangasinan, sa pangunguna ni Juan de la Cruz Palares. Ang sanhi ng kanyang pag-aaklas ay ang pagmamalabis ng mga Espanyol at ang di makatarungang paglikom ng buwis. Noong 1764, nung umalis na ang mga Ingles at nang magapi si Gabriela Silang, ay tinugis ng mga Espanyol si Palares hanggang siya ay nahuli at binitay noong Pebrero 76, 1765. Pag-aalsa sa Visayas. Pag-aalsa ni Francisco Daguhoy. Ang pag-aalsa ni Francisco Daguhoy ang itinuturing na pinakamatagal na pakikipaglaban na nangyari sa bansa. Ito ay tumagal ng 85 taon. Mula taong 1744 hanggang sa 1829. Ang hindi pagkaloob ng isang Kristiyanong libing para sa kanyang kapatid ang pangunahing sanhi ng kanyang pag-aalsa. Dahil sa kanyang galit ay pinatay niya ang pari at hinimok niya ang mga mamamayan sa Bohol na lumaban sa mga Espanyol. Sila ay namundok at nagtatag sila ng isang malayang pamahalaan. Naging malakas ang kanilang puwersa at walang Espanyol ang nakatalo sa kanila. Pag-aalsa sa Sumuroy. Si Sumuroy ang nanguna sa pag-aalsa sa Samar nang sapilitang ipinadala ang kanyang mga kababayan ni Gobernador General Diego Fajardo sa Cavite upang gumawa ng mga galyon at mga bangkang pandigma ng mga Espanyol. Sa kanilang pakikipaglaban, pinatay nila ang pura ng bayan
at mga namumunong Espanyol. Natalo siya dahil sa mga Pilipinong nagtaksil dahil sila ay nabayaran ng mga Espanyol na itinuro kung saan sila naroon. Pag-aalsa ni Tamblot noong 1621. Pinangunahan ni Tamblot na isang katutubong pari o babaylan ang pag-aalsa sa Bohol dahil sa kanilang pakikipaglaban. Natalikdan ang reliyong Katolisismo at bumalik sa paniniwalang itinuro sa kanila ng kanilang mga ninuno. Pinasunog niya ang mga simbahan at maging ang mga sagradong bagay na matatagpuan dito. Tumagal lamang ng ilang buwan ang kanyang pag-aalsa dahil sa kakulangan nila ng gamit at armas para labanan ang mga mananakop. Pag-aalsa sa Mindanao, pakikipaglaban ni Sultan Kudarat. Ang pinakakilalang bayani sa Mindanao na matapang na nanguna sa pag-aalsa ay si Sultan Kudarat, ang kilalang sultan sa Maguindanao mula taong 1619 hanggang 1671. Nagkaroon siya ng malawak na kapangyarihan nang maitatag niya ng matagumpay ang kompederasyon ng mga sultan sa lalawigang ito na naglalayong palakasin ang kanilang puwersa laban sa mga Espanyol. Isa sa dahilan ng kanyang pag-aalsa ay ang pagpapakilala nila sa relihiyong Kristyanismo, ang tunay na relihiyon, at hindi ang Islam na siyang pangunahing relihiyon sa Mindanao. Hindi managtagumpay ang mga isinagawang pag-aalsa, ang mga ito ay nagdulot ng malaking epekto sa buhay ng mga Pilipino na sila ay lumaban.